Salamat sa pamilya, sa pagkatang ito. Ako po ay inyong nanggap sa dito sa atin na nabahagi ang salita ng Diyos. So, ngayon, pag-aaralan natin ang napakagandang topic na tungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Una sa lahat, ako tayo mag-umpisa. Nais ko po kayong ayanyahan sa kunting minutong panalangin. So, tayo po ay ang ating iupupunatin ang ating mga ulo at tayo ay manalangin. Ama, sa araw na ito, ano kang hinihingi sa inyo, ang inyong basbas, sa pag-aral na inyong salita, lalo na ang inyong banal na Espiritu, nawa ay napasa amin sa mga oras na ito upang pagmulay-mulayan namin ang iyong salita, lalo na Ama, ang tungkol sa iyong dakilang pag-ibig. Tulungan niyo po kami, Ama, na maintindihan namin ang inyong mga salita. I-bless mo po sila ate na nasa aking harap upang magkaroon sila ng pagkaintindi ng iyong salita. Gabayan sila sa rawa. Gabayan sila sa Bible study na ito. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagdinig na iyong mga panalangin. Patawarin kami kung saan kami nang kulang, nagkasala sa inyo, ang lahat ng aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kumusta po kayo, Ate? Kumusta kayo? Kaya, napakabuti ng Panginoon sa pagdat. Napunta ko sa bahay niyo, sa pasig, sa inyo, aking mga minamahala relatives. Malaking tulong sa akin na nandito kayo sa Pasig or nandito ako sa inyo upang gustusan ko po ang aking pag-aaral. Thank you po talaga natin, Kuya, na tinulungan niyo ako sa aking pag-aaral bilang aking student na napakahirap sa panahon ito gawa ng online class at saka malayo ako sa school. So, thankful po ako sa opportunity na binigay niyo po. So, tanda kong ito, natin pong tatalakayin ang salita ng Diyos, particularly sa tungkol sa kanyang dakilang pag-ibig. So, ang tumagat ng ating Bible study ngayon ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba nakapagandang pagmasdan na sa ating buhay, mapapansin natin na ang Diyos ay hindi tayo pinagbabayaan. Nandiyan siya. Lahat ng bagay ay kanyang binigay sa atin. So, bakit pa tayo magreklamo, di ba? So, wala ba kayong mga tanong sa inyong buhay? Bakit may nangyayari ganito? Mayroong pagsubok? May pandemya na ating naranasan? So, mayroon po akong mga pipiling tanong para masagutan natin kung bakit ang Diyos ay sobrang nagmahal sa atin. Kung bakit ang kanyang pag-ibig ay napakadalisay, napakadakila para sa ating mga tao. Alam natin, di ba? Alam natin na tayo nagkasala, tayo ay lumayo sa Diyos, lumayo sa luwalhati ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Pero alam din natin na ang Diyos ay hindi magpabaya. Tinulungan tayo para tayo ay magkaroon ng chance na makasama niya dun sa lahat ng bayan. So, ang mga tanong, Ate Kuya, ay sa paanong paraan ang Diyos ay nahabag sa atin bilang mga kanyang mga anak, kabila natin yung mga ginawa sa ating buhay, paano naging mahabag ang Diyos sa atin? So, dahil ba yung mga Biblia na ko, ating sabay-sabay nabuksan sa Mika. So, Mika chapter 7 verse 8. Mika chapter 7 verse 8. So, dito sa Mika, babasa natin tungkol kung paano ang Diyos gumawa ng paraan. So, Mikas, kapitulo 7, versikulo 18. So, chapter 7, verse 18. So, babasahin ko ate, kaya, sa Tagalog. Sinabi ng Biblia, sino ang Diyos na gaya mo?
nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng lalabi sa kanyang ulo. Hindi niya pinanatili ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya ay nalulugod sa tapat na pag-uwi. So, alahanin natin kuya, ate, ang sinabi ng Biblia na ang Diyos ay nalulugod sa tapat na pag-uwi. So, kung tapat tayo na nagmahal sa Diyos, siya ay nalulugod sa atin. Diba? Tingnan mo ang mga hayop sa parang, mga bulaklak, diba? Minahal sila ng Diyos. Kahit na wala silang mga kaluluwa na gaya natin, hindi sila pinabayaan pa rin ng Diyos. Bagkos, binigay sila para sa atin upang mamangha tayo at makita natin ang kalibigan ng Diyos. So, sa ating buhay, makikita natin yan. Pagka ang Diyos ay hindi ang pabalik sa atin. Sinabi pa niya na mananatili. Ang napagandang words sinabi ng Biblia na mananatili siya sa atin na magmahal. Kung tayo ay mananatili sa kanya na magmahal. So, napakamabuti. So, sa mga tanong na bibigay ko sa inyo ay ito. Sa paanong dahilan makikita natin ang habag ng Diyos? Sa paanong dahilan makikita natin ang habag ng Diyos? So, sa paanong paraan? So, ang Biblia ang magsasagot nito. Hindi ako. So, buksan natin sa Lamentation chapter 3, 22. So, Lamentation. Tagalog yan ay Lamentation. So, Lamentation 3:22. So, sinasabi ng Biblia na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. So, ang habag ng Diyos ay hindi natatapos. Ang pag-ibig niya ay hindi natatapos. Sinabi ng Biblia na natapat siya sa kanyang pag-ibig. So, dahil tayo mga tao ay nawalay muna sa kanya dahil sa kasalanan, pero hindi niya tayo pinabayaan. Nandyan pa rin ang Diyos sa kabila ng ating mga problema sa buhay. Gagawa siya ng paraan para sa atin upang masolusyonan ang mga problema. So, pangatlong tanong. Limitado ba ang habag ng Panginoon sa kanyang mga anak? So, may limitasyon ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kanyang mga anak? So, magbasa natin ang sagot sa mga gawa. Chapter 17 verse 25. So, buksan natin ang mga gawa. Kapitulo 17, versikulo 25. So, 25. Mga gawa. So, napakabuti ng Panginoon kapag hindi tayo pinabayaan, mayroong Biblia na sasagot sa ating mga problema. Acts 17, 25. 17, 25. Basahin ko. Acts 17, 25. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. So, sinabi ng Acts 17, 25 na hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. So, hindi lahat ng tao ay naglilingkod sa Diyos. Nakikita naman natin yan na maraming tao ang sumasamayon sa Diyos. Sila yung pinatawag na mga atheist. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Sila ay naniniwala lamang sa science. Naniniwala sila kung lahat ay gawa na bigla lang sumulpot. Bigla lang nabuo na walang naglalak. So, ganyan ang mga atheist ng mga. So, ang sagot, so, limitado ba ang habag ng Panginoon sa kanyang mga anak? Ang sagot yan ay hindi limitado sapagkat ito ay habang buhay. Ang kanyang habag ay habang buhay. Nandito man tayo sa mundo, balang araw ay tayo mamatay. Ang kanyang pag-ibig ay hanggang sa langit na tayo. Susunod na tanong. Punta tayo sa paano natin sinuklian ang kabutihan ng Diyos. So, paano natin sinuklian? Meron ba kayong idea kung paano natin nasuklian ang kabutihan ng Diyos?
sa akin, idea ko lang ay hindi ko pa dama na sinupilian ko ang Diyos. Hindi na ako makakapan ba? Sabisaya pa, hindi pa na ako masulti. Ay, di isami na akong pinabuhi. Pwede ko ka katag totally 100% na sinupilian ko yung ginawa ni Kristo sa cross. So, kayo ba? May nagawa ba kayo? Na naisip niyo ba yon na ang Diyos ay hindi niya tayo tawagin kung naghihintay siya sa atin ng ano yung maibalik natin sa kanya. So basahin natin yung Romans 3:23. So sabi ng Romans 3:23. Anong sabi ng Romans 3:23? So sinabi ng Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. So malinaw na sinabi ng Biblia na tayo ay nagkasala at hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So ano ang ginawa ng Diyos para natin magkaroon tayo ng pagkakataon na maabot natin ang kaluwalhatian niya? So, alam natin na binigay niya ang kanyang sariling anak na patay sa cross para tayo ay maligtas sa kasalanan. Napakabuti ng Panginoon, Ate Kuya. Dahil nagkasala tayo at nagkulang sa Diyos, paano pa rin niya tayo minahal? So, paano tayo, ano ang ginawa ng Diyos? So, napaka-basic at kilalang verse sa Bible, ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. So, napaka-buti na Panginoon. Mayroon bang pagkakaiba si Kristo at ang Ama? So, sa ating pagiging Kristiyano, natanong ba yan natin sa ating sarili o sa ating kapwa? Ang ganyang tanong na meron bang pagkakaiba si Kristo at ang Ama? So, ayon sa Biblia, wala silang pagkakaiba. Sila ay parehas. So, basahin natin ang John 10:30. So, John 10:30, magbabasa natin ang tanong, ang sagot na yan. John 10:30. So, ayon sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Yan? Yeah? Ulitin ko. Ako at ang Ama ay iisa. So, hindi sila dalawa, hindi isa. Mayroon silang sariling gampanin, pero isa lang ang kanilang misyon. Isa lang ang kanilang plano na mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, so ito na. Sa ating kung tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, anong relasyon ang makukuha natin sa kanyang pag-ibig? So kung tanggapin natin, kung gusto natin tanggapin si Kristo, anong relasyon ang mabuo sa atin kay Kristo, sa ating sarili? So ayon sa Biblia, sa 1 John 3:1, 1 John 3:1, masahin natin ang 1 John 3:1. Sabi ng 1 John 3:1 or 1 Juan 3:1, masdan ninyo kung anong ori ang pag-ibig ang pinagkaloob ng ating Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Ang pag-ibig ang pinagkaloob sa ating Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakilala nito. So, sabi ng 1 John 3:1, na kapag tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo rin ay tatanggapin ng anak at ng Espiritu Santo. So, ibibigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ay ilid sa ating buhay. Dahil tinanggap natin ang Diyos, tinanggap natin ang kanyang mga salita, tayo ay mabibless araw-araw. Kung may problema man, nandiyan ang Diyos ang gagabay sa atin, tutulong sa atin. So, another na tanong na nais natin, dapat natin malaman ay ano ang papel ng Banal na Espiritu sa ating buhay kung tatanggapin natin si Kristo, tanggapin natin ang kanyang salita. So, sabi ng Biblia sa Romans 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, nung si Kristo ay papaakyat na sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ibibigay ang Banal na Espiritu upang tayo ay maging matapang, maging matalino, maging mahusay sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pag-share nito sa ating kapwa. So, nandiyan ang Banal na Espiritu upang mabigyan tayo ng pagkakataon
upang maging uh, 100% na marunong sa salita ng Diyos. So, napaka-amazing, di ba? Meron tayong comforter. Siya yung comforter sa atin. Siya yung nagbibigay ng kaisipan. Or ating daming ay mahubog ng kanyang kapangyarihan upang tayo ay lumapit sa salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, at namnamin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Napaka-wow. Napaka-wow ng Banal na Espiritu. Ano ang ating gawin? So, dahil tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, so, ano ang ating gawin upang manatili ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? So, ating yung namnamin sa aklat ni David, ang Salmo, Psalm 36:7. So, tayo sa Psalm 36:7. So, ayon sa Psalm 36:7 ay napakahalaga, napakahalaga, O Diyos, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng mga ito, ang mga anak ng mga tao ay nanganglong sa lilim ng inyong mga pakpak. Diyo? Napakahalaga, O Diyos, ulitin ko, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng tao ay nanganglong sa lilim ng inyong mga pakpak. Diyo? Napakahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat dahil dito, tayo ay piling kumanglong sa Kanya kung tayo nahihirapan. Napitan tayo sa Diyos at piliin natin ang mga salita ng Diyos kung saan ito ay magbibigay sa atin ng lakas ng makuha natin ang minimiti na gusto natin, yung peace, lalo yung peace na sa ating sarili. Minsan, nahihirapan tayo ang mag-choice, mamili ng kung ano ang gagawin. Ang Diyos ay nandyan upang tayo tulungan. Tayo lang ang lumapit sa Kanya. Lagi siya nakadipa para tayo ay i-welcome sa Kanyang mga salita or sa Kanyang templo. May katapusan ba ang pag-ibig ng Diyos? So, walang katapusan po, katipuyan, ang pag-ibig ng Diyos. Walang katapusan. Ayon ni Jeremiah 31:3. So, punta tayo sa Jeremiah 31:3. So, basahin ko yung Jeremiah 31:3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. So, mapapansin natin dito na mayroong pagpatuloy. So, pagpatuloy natin, hindi siya natatapos. Patuloy lang. Ang pag-ibig ng Diyos rin ay patuloy na nangandong sa ating buhay sa mundong ito. So, huwag tayong susuko. Kung may problema, patuloy tayong lumapit sa Diyos. So, ang huling tanong na ating sasagutan ay ang, mayroon bang makakasira sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Mayroon makasira? Atin ko niya? Mayroon makasira? So, wala ang makasira. Kahit si Satanas na hindi makasira sa pag-ibig ng Diyos. So doon sa cross, si Jesus, nang nangipako sa cross at namatay, ang kamatayan ay kanyang winakas na. Hindi na tayo mamatay, pati kuya. Kung mamatay tayo dito sa mundo, pero ang ating buhay ay muling nabubuhay kasama sa Kristo. Pagdating niya, sa kanyang pagdating niya, tayo ay tutunin. So ano ang ating gawin upang tayo ay makasama sa langit na bayan? Ang ating gawin ay lumapit tayo sa Diyos, ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, bilang palataya, at ibigyan natin ang ating kapwa. Yan ang nabili ng Diyos sa atin. So, wala ba kayong mga tanong, Ate Kuya? Wala ba kayong tanong sa ating pag-aaral ng mga salik ng Bible study ngayong hapon? So, bilang reflection, yung kabuuan. So, inalakay natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. So, nalaman natin kung bakit Why mayroong dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Why God love us so much? Why this great love is very amazing? One answer. Because God loves us. Remember, hindi ko yan na minahal tayo ni Kristo ng buong buo. Dapat natin rin siyang mahalin ng buong buo. So, bago tayo magtapos sa ating Bible study, ipag-unatan natin ang ating mga ulo sa panalangin. Maraming salamat po sa pagkakamit ito. Tinulungan niyo po kami na magmulay-mulay na inyong mga salita. No, sa aming pagpatuloy, Ama, sa aming buhay, maalala namin lagi ang inyong nakilang pag-ibig at kami ay makasala dyan sa langit. Kung kami po, Ama, ay nagkasala, amin mo po kami patawad. Tulungan niyo po kami, Ama, sa aming tapas. In Jesus' name, I pray. So, maraming salamat, Ate, Kuya, sa pakikinig niyo. Sana po kayo. Magsipunin kayo sa ating Bible study. Kung maraming kayong mga tanong, nahiliin niyo matanong ngayon, pwede niyo pang itiks ako. So, next week, kung may available time kayo, meron tayong magandang bahagi ng ating
tatalakayin or ating didiscuss ang tungkol po ito sa kasalanan. Napakamagandang topic po ito. What is sin? What is sin and what can sin do to us? Ganun yung topic. Nawa ay available kayo at nandito kayo. So, salamat at may God bless us all. Thank you. Thank you. Puri na Diyos.